Good morning, magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama sa ating daily devotional. Ito naman po ang tinig na gigising sa inyo. Bangon na po tayo at tayo po ay mag-devotion. Ngayon po ay araw ng Huwebes. It's Thursday, May 5. May 5, ikalimang araw ng buwan ng Mayo. At ngayong araw na ito, ang Independence Day din ng Israel, 74. May 5, 1948, kaya 74 years today. Purihin ng Panginoon. So, live po tayo sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do so. Huwag din kalilimutang pindutin ang notification bell at paki-like, paki-share ang ating YouTube broadcast ngayon. Simultaneously, ay live po tayo sa YouTube. Sa ating Facebook page, Jesus the Living Gospel, paki-follow at like din at i-share ang ating broadcast, i-tag natin ang ating mga Facebook friends para sa ating gawain ngayon nang sila ay mapagpala din. Amen. Purihin ang Panginoon. At bago tayo magpahayag ng mensahe ngayon, manalangin po muna tayo. Tapos medyo may naisisingit na tayong worship song or joyful song na isa para simulan natin ang devotion sa pag-awit. Pero manalangin po muna tayo. God in heaven, maraming salamat po. Lupuri ka namin. Dinadakila ka namin sa inyo pong katapatan, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong kadakilaan, sa inyong kabutihan. Nasa inyo lahat. Kaya naman karapat dapat lamang ng inyong pangalan ay aming purihin, sambahin at pasalamatan. Tinataas po namin ang gawain ngayon. Inyo pong kasihan ng banal na Espiritu ang aming mga gagawin. Pagpalain ang lahat ng ito. Palakasin kami ng inyong salita ngayon. Pagalingin kami sa aming mga sakit at aming mga karamdaman. I-provide niyo po ang aming pangangailangan, palakasin niyo ang aming mga kahinaan. Kung kami nanghihina, ang kalakasan po ninyo ay sumaamin. At sa lahat ng nalulumbay, sa lahat ng nalilito, kayo po ang aliw at patnubay namin. Maraming salamat, pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Okay, so magbabalik ako. Samahan niyo ako. Isang awit lang naman ito. Sumabay po tayo. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness is being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sore, still we are the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. These are the days of Ezekiel. Of Ezekiel, amen. The dry bones becoming as flesh, and
And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. These are the days of the harvest. It's harvest time. The fields are as white in your world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Behold, he comes riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. Who was and who is to come? Who was and who is to come? Who was Days of Elijah. Totoo po yan. Ang kapanahonan ni Elijah sa Biblia ay kamukha ng ating mga kapanahonan ngayon. At hinihiling natin na ang dakilang Diyos ay maghari. Ang dakilang Diyos ay kanya nang ipahayag ang kanyang paghahari sa buhay ng lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. So meron po tayong 224 real-time viewers. Salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga ngayon lamang nagbukas, nag-tune in, tayo po ay nasa daily devotional. Ngayon ay May 5, 2022. At ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa aklat ng mga awit, ang Book of Psalms, at nasa chapter 25 pa rin tayo. Hopefully sa Sabado ay nasa chapter 26 na tayo. Ang topic po ay Instructing Grace. Hango mula sa Psalm 25 verses 1 to 11. Ang ating babasahin sa ating topic na ito, i-relate natin ang pagbasa mula sa Psalm 25, 1 to 11. Basahin po natin. Ito po ang sinasabi. Ang Psalm 25 ay Psalm po ni David. In you, Lord, my God, I put my trust. I trust in you, do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you, Lord, are good. Good and upright
is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. He guides the humble in what is right and teaches them His way. All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of His covenant. For the sake of Your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Blessed be the reading of the word. So, kahapon po ay ating tinalakay ang verse 8. Yan po ang ating key passage kahapon. At dyan, actually, ang topic natin ay karugtong ng ating topic kahapon. If you still remember. Kung hindi naman, eh nasa Facebook page pa rin natin yon. Hindi po natin binuburang ating mga episodes or broadcast. Nandiyan pa rin, pwede yung balikan. Kahit nga 2 years ago ay pwede yung balikan ang aking mga naging topic. No? Nasa YouTube at nasa Facebook page po yung ating kahapon. At ngayon, sabi ko nga, karugtong pa din ng ating topic kahapon. Ang topic natin ngayon, at ang aking verse ay the same, verse 8, no? Good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. So, in the next, let's say, 15 minutes or so, dito po gagalaw, dito po magkakaroon ng revelation or insight itong ating topic ngayon. At sa lahat po ay ito pong topic natin, Instructing Grace. Ano nga bang ibig sabihin? So, what an amazing statement this is. Because God is good and upright. Yan po nakalagay sa verse 8. Good and upright is the Lord. Because God is good and upright, we would expect Him to choose only people to be, or only righteous, or only righteous people to be His students. Yun ang expectation, no? That because God is good and upright, we would expect Him to choose only righteous people to be His students. After all, the best universities maintain the highest entrance standards. Wouldn't God expect as much from His applicants? Evidently not. Because the Bible says, He instructs sinners in His ways. Hallelujah. So, it's open enrollment in God's academy, in God's university, in God's college. It's open enrollment. God loves even the most difficult students, even the slowest learners. Hallelujah. And David realizes that he meets the requirements. And I also know that I also meet the requirements. When David said, "Forgive my iniquity, though it is great," in verse 11, "Forgive my iniquity, though it is great." God also guides the humble in what is right and teaches them His way. It sounds like God is looking for humble sinners. Humble sinners? That's probably why Jesus had such difficulty with the Pharisees. They were sinners, but they certainly were not humble sinners.
And Jesus' disciples were sinners too. But at least, they were sometimes humble. You know, brethren, beloved, sin can harden our hearts. But it can also humble our hearts. It can harden our hearts, or it can humble our hearts. When we stumble, we ought to be humble. You see? Because in the Bible it says in James 4:6, God opposes the proud, but gives grace, meaning gives instruction to the humble. As Martin Luther said, God alone, through His Word, instructs the heart so that it may come to know how sinful it is. And I just want to repeat the statement of Martin Luther. God alone, he said, through His Word, through the Bible, instructs the heart so that it may come to know how sinful it is. Hallelujah. Remember, God's classroom is in session all day, 24/7, 365. Every day of the year. And if we skip class, God comes looking for us because it's all part of His grace. Amen. Napakaganda po ng nakasulat nga sa ating pinagbubulay-bulayan ngayon na verse 8 sa chapter 25. Ang sabi po ng verse 8, good and upright is the Lord. Therefore, He instructs sinners in His ways. He instructs sinners in His ways. Anong kamangha-manghang pahayag ito? Nakakamangha itong kapahayagan na He instructs sinners in His ways. Dahil ang Diyos ay mabuti, good and upright is the Lord. Kita niyo po ang composition. Balik ko nga yung verse 8. Tingnan niyo po ang construction nitong verse na ito. Good and upright is the Lord. So ipinakita muna na ang Diyos ay mabuti at Diyos ay matuwid. Good and upright. Sa makatuwid, sabi niya, siya ang nagtuturo sa mga makasalanan ng kanyang daan, ng kanyang mga daan. Amen? Dahil ang Diyos ay mabuti at matuwid, inaasahan nating pipili lamang siya ng matuwid at mabuti na mga tao upang maging kanyang mga estudyante. Diba? Kung ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay matuwid at mabuti, ang inaasahan natin, ang kanyang tuturuan lang ay yung mga mabuti at matuwid din na kanyang maging estudyante. Kasi ginamit ang word na instructs. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahusay na mga universidad ay nagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan sa pagpasok. Yung tinatawag nating entrance standards. No? Na kung gusto mong mag-aral sa mga kilalang universities, ay kailangang makapasa ka muna sa kanilang mga entrance examinations. Nung ako po ay mag-aral sa university, ay dalawang university po ang aking pinuntahan para mag-exam. Entrance exam. At
pareho ko namang naipasa yung dalawang university na yon. Kaya nung parehong pasado ako sa universities na yon, ay pumili ako ng isa lamang. Siyempre, hindi naman ako pwedeng mag-aral sa dalawang university. So, dahil mataas yung course, yung kukunin mong degree, meron silang pamantayan. Meron silang entrance standard. Ganun po ang mga eskwelahan, ano ho? May mga eskwelahan din siguro na walang mga entrance examinations, pero karamihan ay meron sila niyan kasi gusto nilang mapanatili ang kanilang mataas na pamantayan. Diba? Hindi ba't ganoon din ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga aplikante? Alam niyo ho, kung ang papasok sa classroom of instruction ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ay yun lamang good and upright, eh wala siyang magiging estudyante. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Diba? Parang halimbawa, kung ang isang university, ang kanilang pamantayan ay 100 dapat perfect score ang entrance examination, eh malamang-lamang may papasa din siguro, pero malamang bilang mo na lamang ang pwedeng mag-university o baka walang makapasa. Kung ang standard ay hindi kayang abutin ng mga aplikante. Maliwanag na hindi ito ang pamantayan ng Diyos, sapagkat ang sabi niya, siya ang nagtuturo ng tamang daan sa mga, ng kanyang daan sa mga makasalanan. He instructs sinners in his ways. Ito ay bukas na pagpapatala sa akademya ng Diyos. Ang eskwelahan ng Diyos ay bukas na kahit sino ay pwedeng maging aplikante. Kahit na makasalanan ay pwedeng estudyante ng Diyos. Mahal ng Diyos kahit ang pinakamahirap na estudyante. O mahal ng Diyos maging ang mga pinakamabagal na mag-aaral. Eh alam niyo, pagka nakapasok ka na sa pumasa ka na sa entrance examination, di magsimula ka na mag-aral, meron ka pa rin i-maintain na grade. No? Kung 5 taon yan, engineering, ay meron ka dapat i-maintain na grade. Hindi po pwede ang mabagal mag-aral. No? Pero sa ating Diyos, mahal niya ang mga pinakamahirap na estudyante at yung mga pinakamabagal na mag-aaral, yung mga slow learners. Kaya napagtanto ni David na matutugunan niya ang mga kinakailangan. Ano ba ang requirement? Ano ang mga kailangan meron ng isang estudyante sa University ng Diyos? Na alam ni David na na-fulfill niya itong mga requirements na ito. Nung sabihin niya, patawarin mo ang aking kasamaan, bagaman ito ay malaki. Forgive my iniquities, for it is great. Ginagabayan din ng Diyos ang mapagpakumbaba sa kung ano ang tama at tinuturuan sila ng kanyang daan.
parang hinahanap ng Diyos ang mga hamak na makasalanan. Hinahanap ng Diyos ang mga hamak na makasalanan. Ako po yun. At malamang kayo din po yun. Iyan marahil ang dahilan kung bakit nahirapan ang ating Panginoong Jesus sa mga Pariseo sa New Testament, sa Gospel. Diba? Dahil ang mga Pariseo ay hindi nila nakikita ang kanilang pagiging makasalanan, bagamat maka-Diyos sila, pero hindi nila nakikita sa kanilang end na sila ay makasalanan. Iba si David. Dahil si David sa istorya ay inako niya, inamin niya na siya ay makasalanan. Sila ay makasalanan. Ngunit tiyak na hindi sila nagpapakumbaba. Ang tinutukoy ko po rito ang mga Pariseo sa panahon ng Panginoong Jesus. Sila ay makasalanan, ngunit hindi nakikita sa kanila yung pagpapakumbaba. Ang mga disipulo ng Panginoong Jesus ay makasalanan din. Ngunit kahit minsan sila ay nagpapakumbaba. Dahil mga minamahal, maaring patigasin ng kasalanan ng ating mga puso, ngunit maari rin itong magpapakumbaba ang ating mga puso dahil tayo nagkasala. So dalawa po ang pwedeng mangyari sa isang taong makasalanan. Ang kanyang kasalanan ang magpapatigas sa kanyang puso, o ang kanyang mga kasalanan ang magiging daan upang siya'y magpakumbaba. Nasaan po tayo doon? Ang mga Pariseo, sila yung nasa pangalawa. Sila yung makasalanan na may matigas na puso. Pero si David, siya yung makasalanan na nagdala sa kanya ng pagpapakumbaba. Eh minsan nga, kung sino pa yung nagkakamali, siya pa yung nagmamataas, di ba? Yan ang kaalakaran ngayon. Kung sino pa yung mali, yan siya pang umaastang tama. Kung sino pa yung makasalanan, siya ang umaastang matuwid. Di ba? Dalawa po ang nagiging resulta ng kasalanan sa buhay ng tao. Pwede siyang pagkaroon ng matigas na puso, o pwede siyang ang kanyang kasalanan ay maging daan upang siya'y magpakumbaba. Na kapag nagkasala ka, magna-realize mo, Panginoon, nagkasala po ako sa iyo, patawarin mo po ako. Di ba yan sabi ni David? Forgive my iniquities, for it is great. Patawarin mong aking kasamaan, dahil ito'y napakalaki. For it is great. Kapag tayo ay natitisod, dapat tayong maging mapagpakumbaba. Diba? Minsan kung sino pa yung makasalanan, eh, siya pa yung nag-aastang napakatuwid. Huwag ganun. Nakikita mo, sabi po ng Santiago 4:6, James 4:6, sinasalungat ng Diyos ang mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya at pagtuturo sa mga nagpapakumbaba. Sa mga mapagpakumbaba. Di ba, napakagandang statement yan.
sinasalungat ng Diyos ang mga palalo, ngunit nagbibigay siya ng biyaya at pagtuturo sa mga mapagpakumbaba. Gaya nga ng sinabi sa aking keynote kanina na si Martin Luther, ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang salita ang nagtuturo sa puso upang malaman nito kung gaano ito makasalanan. Tandaan, mga minamahal, ang silid-aralan ng Diyos ay may sesyon sa buong araw, bawat araw ng buong taon. At kung lalampas tayo sa klase, kung liliban tayo sa mga klase, hahanapin tayo ng ating guro, ng ating Diyos, ng ating teacher. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang biyaya. Amen? Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang biyaya sa atin. Yan po ang ibig sabihin ng instructing grace. Hindi ka tinuturuan ng Diyos dahil matuwid ka, dahil mabuti kang tao. Tinuturuan ka ng Diyos dahil inamin mong makasalanan ka at yung kasalanang nagawa ko, ay naging daan upang magpakumbaba tayo at kilalanin natin ang Diyos. Huwag nawa tayong kabahagi nung isang bahagi na nagkasala na nga ay nagmamataas pa. So parang sinasabi kong huwag tayong magastang pariseyo sa ating panahon. Humali ka at dinapuan ka ng grasya ng Diyos. Aminin mo na lang, magpakumbaba ka. Wala namang namamatay sa pag-amin, di po ba? Napapabuti nga ang tao, ang makasalanan kapag siya'y umaamin sa kanyang mga pagkakamali. Napakagandang aral po itong ating pinapangaral sa inyo. Samahan niyo po ako, mga minamahal, sa ating declaration. Sabihin natin, God of all grace, we thank you today for instructing us in your ways and seeking us out when we stray from you. In Jesus' name we pray. Amen. One more time, say, God of all grace, we thank you today for instructing us in your ways and seeking us out when we stray from you. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Salamat po, Panginoon, na ang aming mga nagawang kasalanan, pagkakamali, ay naging daan upang kami ay magpakumbaba. Salamat na hindi kami nagmataas. Salamat na hindi kami naging kalus sa panahong kami ay nakagagawa ng mga hindi tama. Salamat sa banal na Espiritu na nasa amin, na every time meron kaming pagkakamali ay meron nagpapaalala sa amin na ito ay mali at binibigyan kami ng instructing grace na dalhin ang mga mali namin sa aming instructor na willing kaming turuan ng kanyang paraan. Maraming salamat sa mga katotohanang tinanggap namin ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Mga kaibigan, dahil ngayon ay May 5,
So 6, 7, 8, 9, apat na araw na lang ang pinakamalaking hamon na kaharapin ng bansang Pilipinas, ang national elections. At ipanalangin natin ang honest, orderly, and peaceful elections. Hope. Amen? So ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog. Magbabalik po ako sa gantong oras bukas, Biyernes, loobin ng Panginoon. At muli tayong mag-aaral. Pagpalain po tayong lahat. Ingat, God bless, and Shalom.